Hey, kamusta sa inyo lahat? Kung bago ako dito, ako si Wesley. At sa video na to ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano ako magsulat ng mga notes ko bilang isang college student. Bago ang lahat, bago nating matutunan kung paano yung way ko ng pagsulat ng notes, meron muna tayo mga dapat na iwasan. Unang-una, hindi naman natin kailangan isulat lahat ng notes sa lahat ng subjects. Kasi the more na marami kang nasusulat sa notes mo, the more na nakaka-overwhelm itong balikan. At kapag gusto mo na magbasa, ang dami mo masyadong babasahin. Medyo nakakabigay siya ng pressure at stress, lalo-lalo na kapag malapit na yung exam ninyo. Pero paano yun? Paano ako magre-review kung wala doon yung kailangan kong i-review? At magandang tanong din yan. Pero kailangan nating maintindihan na hindi naman lahat ng mga information na nakukuha natin sa ating professor ay ganong kahalaga na kailangan niya nang magkaroon ng sarili niyang space sa notebook mo. At hindi mo na kailangan ito masyadong kabisaduhin, kailangan mo na lang siya intindihin. Pangalawa naman na kailangan natin iwasan ay especially sa isang subject na meron ka, iwasan mo isulat lahat ng mga informations na nandun sa buong subject na yun. Parang medyo connected din siya sa kanina, pero mas maliit ito sa ngayon. Mahirap manghula kung ano yung lalabas sa exam. Kaya minsan sinusulat natin lahat, diba? Pero the more na marami tayong nasusulat ng notes, napapansin ko personally ay the more na nahihirapan ako mag-review. Dahil sa dami ng mga kailangan kong kabisaduhin, nawawala yung memory ko sa mga ibang bagay na siguro mahalaga din. Kaya naman in the end, mas nagpuputa ko ng pressure sa sarili ko para mag-memorize. Pero in the end, hindi ko naman talaga siya masyadong naiintindihan. Or hindi siya mananatili sa isip ko kapagkatapos ng exam. Kasi mas nag-focus lang ako sa pag-memorize. Dahil sa dami ng nakikita ko, words na nakalagay. Pero kapag iniiwasan natin isulat lahat, siguro yung mga basics, yung mga napakahalaga lang. For example, hindi mo naman kailangan isulat yung buong definition. Pero yung exact sentence lang na magde-define sa isang word or isang example lang doon sa equation na meron ka na magsasum up na sa lahat ng mga iba't ibang examples na manggagaling doon na medyo kamukha yun. Siguro yun lang yung mga dapat nating isulat para mas nakaka-relax tingnan at hindi masyado nakaka-pressure. Mas napapagana yung understanding natin sa mga simpleng bagay at pagdating na ng exam, kahit wala ka masyadong kinabisado, pero dahil naiintindihan mo yung topic, naiintindihan mo yung lesson, mataas yung possibility na maging mataas din yung grades mo. Pangatlo naman sa mga dapat nating iwasan, kung gumagamit ka ng highlighter, iwasan nating i-highlight halos lahat ng buong mga nakasulat sa notebook mo. Ang purpose ng highlighter ay makapag-highlight, ibig sabihin, yung isang word or phrase or equation na gusto mong i-highlight ay yun dapat yung mag-i-stand out sa buong notebook. Pero ang nangyayari, kapag masyado ka madami yung na-highlight, hindi mo alam kung ano yung dapat mag-stand out. Kaya minsan nakakalito magbasa ulit ng notes and in the end, mas mahihirapan ka mag-review. Mas nakaka-consume ng oras kaysa sa mga mahalaga lang yung na-highlight mo na mahalaga talaga. Pero hindi naman yung sobrang onte na magkukulang na hindi na consistent. At dahil nauna na natin yung mga dapat nating iwasan, ngayon ituturo ko na sa inyo kung paano ko talaga magsulat sa notebook. In short, mag-take ng notes. Unang-una sa pagsusulat ng notes ay yung page na meron ka ng notebook, I suggest na lagyan natin ng line sa gitna. Lagyan natin ng pag-divide. Maganda ito dahil kahit hindi mo masyadong sinusulit yung mga space, kapag nagkaroon ka ng line sa gitna at sinunod mo yun, syempre dapat, mas na-maximize mo yung space ng notebook mo. Mas marami kang pwedeng maisulat at pwedeng makita ang information sa isang page lang. Itong pagsusulat ng linya sa gitna, siguro medyo panguna lang ito. Pero kapag nasanay ka na ulit-ulitin yun, kahit di mo na isulat yung linya, automatic mo na lang magagawa ng dalawang column yung isang page. Teka, pero may notebook na ganun na, di ba? Parang stenopad na may linya sa gitna. Although maganda naman yun dahil hindi mo na kailangan magsayang ng tinta ng ballpen, pero mas maganda kasi meron kang flexibility na kasi minsan nasa gitna lang mismo yung linya, pero minsan may mga times na gusto ko mas medyo kaliwa ng konti yung linya, mas medyo kanan, depende sa space na gusto ko. Kaya kahit napakaganda ng stenopad and I highly recommend it, pero pagdating sa flexibility and sa kalayaan mo sa pagsusulat, medyo limited ka. Kasi may mga times na hindi mo dapat lagyan ng linya sa gitna kasi siguro medyo hindi siya magmumukhang maganda. But other than that, I suggest na i-divide natin yung mga sinusulat natin, yung page na meron tayo.
Pangalawa naman sa pagsusulat ay yung pagsusulat natin sa mga ginagamit natin ballpen. Iwasan natin yung masyadong madami or iba't ibang kulay ng mga sinusulat natin. Although maganda naman balikan ang isang notes na masaya tingnan or joyful. Pero kapag nakikita mo na masyadong makulay na yung notebook, meron din ito nagiging impact sa atin na hindi masyadong maganda. Imbis na mabilis mag-focus yung isip natin sa mga information na nakasulat sa notebook, mas inuuna ng isip mo tingnan yung mga iba't ibang kulay. At in the end, mas matagal yung makukonsume mo sa oras ng pagre-review. Kaya ako personally, ang ginagamit ko lang ay black ballpen at highlighter na kulay pink. Pero other than that, yun lang. Kung may kailangan ako bigyan ng emphasis, i-highlight ko ng highlighter. Pero lahat ng mga sinusulat ko na information, na mga words, na mga numbers, equations, ay black ballpen lang. In that way, mas madali kang makafocus sa information kaysa sa design. Kahit maganda naman na magkaroon ng magandang notebook, dapat meron tayong equal distribution ng form sa kanang function dun sa notes na meron tayo. At pangatlong strategy naman na meron ako sa pagsusulat ng notes, itong pangatlo na to ay hindi siguro masyadong common, ano? Pero ito yung pag-e-embrace natin ng mga white spaces sa notebook. Usually kasi kapag nagsusulat tayo ng notes, di ba, masyado nating sinusulit yung notebook natin. Pinagkakasya natin sa pinakasingit, nilalagay natin as many information as possible sa isang page. Kaya ang nangyayari, minsan may mga mas maliit na words, minsan may mga words na parang masyadong compressed, minsan may mga words na hindi mo na masyado maintindihan kasi masyado mo nang pinagkasya doon. Naniniwala ako na hindi lang sa art, pero pati na rin sa pagsusulat ng notes, mahalaga yung white spaces. Subukan mo magbasa ng isang document na lahat na nakikita mo ay puro words lang. Walang sobrang space doon. Hindi mo masyado maintindihan. Nakakatamad, masyado nakakalula, at hindi siya nakaka-motivate para mag-review. Kaya personally, ang ginagawa ko ay hindi ko masyadong sinusulit yung notes. At siguro hindi ito masyadong matipid na mindset. Pero effective siya. Mas madali ako mag-review kasi mas nakikita ko yung gusto kong makita sa notebook. Mas madali ako maghanap ng mga information na gusto kong hanapin sa notebook. At mas madali kong basahin yung mga gusto kong basahin. Usually kasi kapag masyado madaming information tapos dikit-dikit pa yung mga words, kailangan ko pang ilapit masyado yung mukha ko sa notebook para lang maintindihan ko. Pero kapag meron dong reasonable na white spaces, mas madali siyang tingnan. Na kahit isang glance mo lang, nagigets mo na agad yung nakasulat doon. Which is mas nakakatipid sa oras at sa effort. Dahil kapag maraming white spaces doon sa notebook na yun, mas magmumukha siyang malinis kahit hindi maganda yung sulat mo. At mas magmumukha siyang organized. Itong mga sinasabi kong way ng pagsusulat ng notes ay naging effective para sa akin. Hindi ko alam kung meron tong scientific evidence at siguro marami akong nakalimutan pa. Kaya kung meron pa kayong mga ibang naiisip na magagandang strategy sa pagsusulat ng mga notes, ilagay nyo lang sa comments. Kung nagustuhan nyo itong video na to, like lang kayo. Kung hindi, send nyo sa ayaw nyo. Subscribe kayo at hit yung bell para sa mga susunod na videos. Katulad din ito. Bye!